ang tipan ni Reuben. Si Reuben ang panganay na anak ni na Jacob at Leah. Ang taong may karanasan ay nagpapayo laban sa pakikiapid at itinuturo ang mga paraan kung saan ang mga tao ay madaling mahulog sa pagkakamali. Unang Kabanata. Ang kopya ng tipan ni Reuben sa makatuwid bagay ang mga utos na ibinigay niya sa kanyang mga anak bago siya namatay sa 125 taon ng kanyang buhay. 2 taon pagkamatay ni Joseph na kanyang kapatid, nang magkasakit si Reuben, ang kanyang mga anak at mga anak ng kanyang mga anak ay nagtipon upang dalawin siya. At sinabi niya sa kanila, "Aking mga anak, narito, ako ay namamatay at yumaon sa daan ng aking mga ama." At nang makita roon si Judah at si Gad at si Asher na kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanila, "Ibangon niyo ako upang aking masabi sa aking mga kapatid at sa aking mga anak kung anong mga bagay ang aking itinago sa aking puso, sapagkat masdan ngayon ako ay papanaw." At siya ay bumangon at hinagkan sila at sinabi sa kanila, "Pakinggan aking mga kapatid at gawin ninyong mga anak ko. Pakinggan ninyo si Reuben na inyong ama sa mga kautosang ibinibigay ko sa inyo. At narito, ako'y tumatawag na saksi laban sa inyo sa araw na ito, ang Diyos ng langit, na kayo'y huwag lumakad sa mga kasalanan ng kabataan at pakikiapid kung saan ako na ibuhos at nilapas tangan ang higaan ng aking amang si Jacob. At sinasabi ko sa inyo na sinaktan niya ako ng matinding salot sa aking mga balakang sa loob ng 7 buwan. At kung hindi ako pinanalangin sa Panginoon ng aking amang si Jacob, winasak sana ako ng Panginoon." Sapagkat ako'y 30 taong gulang nang ako'y gumawa ng masama sa harap ng Panginoon. At sa loob ng 7 buwan ay nagkasakit ako patungo sa kamatayan. At pagkatapos nito ay nagsisi ako ng may takdang layunin ng aking kaluluwa sa loob ng 7 taon sa harapan ng Panginoon. At hindi ako uminom ng alak at matapang na inumin. At hindi pumasok ang laman sa aking bibig. At hindi ako kumain ng masarap na pagkain. Ngunit ako'y nagluksa sa aking kasalanan, sapagkat ito'y matindi na hindi nangyari sa Israel. At ngayon, pakinggan niyo ako, mga anak ko, kung anong mga bagay ang nakita ko hinggil sa 7 espiritu ng panlilinlang nang ako ay magsisi. Kaya't 7 espiritu ang itinalaga laban sa tao, at sila ang mga pinuno sa mga gawain ng kabataan. At 7 pang espiritu ang ibinigay sa kanya sa kanyang paglikha, upang sa pamamagitan nila ay magawa ang bawat gawain ng tao. Ang una ay ang espiritu ng buhay, kung saan nilikha ang konstitusyon ng tao. Ang pangalawa ay ang pandama ng paningin, kung saan nanggagaling ang pagnanasa. Ang ikatlo ay ang pandama ng pandinig, na siyang pinagmumulan ng pagtuturo. Ang ikaapat ay ang pangamoy, kung saan ang panlasa ay binibigyan ng hangin at hininga. Ang ikalima ay ang kapangyarihan ng pananalita na pinagmumulan ng kaalaman. Ang ikaanim ay ang panlasa na nagmumula sa pagkain ng mga karne at inumin, at sa pamamagitan nito ay nabubuo ang lakas, sapagkat nasa pagkain ang pundasyon ng lakas. Ang ikapito ay ang kapangyarihan ng paglikha at pakikipagtalik, na sa pamamagitan ng pag-ibig sa kasiyahan ay pumapasok ang mga kasalanan. Kaya nga ito ang huli sa order ng paglikha at ang una sa kabataan, sapagkat ito ay puno ng kamangmangan at inaakay ang kabataan tulad ng isang bulag sa isang hukay at bilang isang hayop sa isang bangin. Bukod sa lahat ng ito ay mayroong 8 espiritu ng pagtulog na siyang nagdadala ng kawalan ng ulirat ng kalikasan at ng kamatayan. Sa mga espiritong ito ay pinaghalo ang mga espiritu ng kamalian. Una, ang espiritu ng pakikiapid ay nakaupo sa kalikasan at sa mga pandama. Ang pangalawa, ang espiritu ng kawalang kakontentuhan sa tiyan. Ang ikatlo, ang diwa ng pakikipaglaban sa atay at abdo. Ang ikaapat ay ang diwa ng pagiging mapanghusga at kalokohan upang sa pamamagitan ng mataas na atensyon ay maging makatarungan ng isa sa pagpapakita. Ang ikalima ay ang espiritu ng pagmamataas upang ang isa ay maging mayabang at arugante.
Ang ika-anim ay ang espiritu ng pagsisinungaling, sa kapahamakan at paninibugho upang magsagawa ng mga panlilinlang at pagtago mula sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang ikapito ay ang espiritu ng kawalang katarungan, na kung saan ay mga pagnanakaw at mga gawa ng kahalayan, upang ang isang tao ay matupad ang nais ng kanyang puso, sapagkat ang kawalan ng katarungan ay gumagawang kasama ng ibang mga espiritu sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kaloob. At kasama ng lahat ng ito, ang diwa ng pagtulog ay kaakibat ng kamalian at pantasya. At sa gayon, ang bawat kabataang lalaki ay mapapahamak, na nagpapadilim ng kanyang isipan mula sa katotohanan, at hindi nauunawaan ang batas ng Diyos, ni sinusunod ang mga payo ng kanyang mga ama, gaya ng nangyari rin sa akin noong aking kabataan. At ngayon, mga anak ko, ibigin ninyo ang katotohanan at iingatan kayo nito. Dinggin ninyo ang mga salita ni Reuben na inyong ama. Huwag pansinin ang mukha ng babae, ni makisama sa asawa ng ibang lalaki, ni makialam sa mga gawain ng babae. Sapagkat kung hindi ko nakita si Bilha na naliligo sa isang takip na dako, hindi ako nahulog sa malaking kasamaang ito. Sapagkat ang aking pag-iisip na naiisip ang kahubaran ng babae, ay hindi ako pinahintulutang matulog hanggang sa aking nagawa ang kasuklam-suklam na bagay. Sapagkat samantalang si Jacob na ating ama ay pumaroon kay Isaac na kanyang ama, nang tayo'y nasa Eder, malapit sa Ephrata sa Bethlehem, si Bilha ay nalasing at natutulog na walang saplot sa kanyang silid. Kaya't pagpasok ko at nakita ko ang kanyang kahubaran, ginawa ko ang karumal-dumal na hindi niya namamalayan, at iniwan siyang natutulog, ako ay umalis. At kaagad na ipinahayag ng isang anghel ng Diyos sa aking ama ang tungkol sa aking kasamaan, at siya ay dumating at nagdalamhati sa akin, at hindi na siya hinawakan pa. Ikalawang kabanata. Huwag pansinin sa makatwid, mga anak ko, ang kagandahan ng kababaihan, ni itutok ang inyong isip sa kanilang mga gawain, ngunit lumakad sa katapatan ng puso sa pagkatakot sa Panginoon, at ubusin ang paggawa sa pamubuting gawa at sa pag-aaral at sa inyong mga kawan, hanggang sa bigyan kayo ng Panginoon ng asawa na kanyang ibig, upang huwag kayong magdusa gaya ko. Sapagkat hanggang sa kamatayan ng aking ama ay wala akong katapangan na tumingin sa kanyang mukha o makipag-usap sa sinuman sa aking mga kapatid dahil sa panunuya. Hanggang ngayon ay pinahihirapan ako ng aking budhi dahil sa aking kasamaan. At gayon paman ay labis akong inaliw ng aking ama at nanalangin para sa akin sa Panginoon na ang galit ng Panginoon ay mawala sa akin, maging gaya ng ipinakita ng Panginoon. At mula noon hanggang ngayon ay nag-iingat ako at hindi nagkasala. Kaya nga, aking mga anak, sinasabi ko sa inyo, sundin ninyo ang lahat ng bagay anuman ang ipag-uutos ko sa inyo at hindi kayo magkakasala. Sapagkat ang isang hukay sa kaluluwa ay ang kasalanan ng pakikiapid, na inihihiwalay ito sa Diyos at inilalapit ito sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat dinadaya nito ang pag-iisip at pangunawa, at dinadala ang mga kabataang lalaki sa Hades bago ang kanilang panahon. Sapagkat marami ang nawasak ng pakikiapid, sapagkat bagaman ang isang tao ay matanda o marangal o mayaman o dukha, siya'y naghahatid ng kadustaan sa kanyang sarili kasama ng mga anak ng mga tao at ng kakutsaan kay Belial. Sapagkat narinig ninyo ang tungkol kay Joseph, kung paanong iningatan niya ang kanyang sarili laban sa isang babae, at nilinis ang kanyang mga pag-iisip sa lahat ng pakikiapid, at nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Sapagkat ang babaeng Ehipto ay gumawa ng maraming bagay sa kanya, at nagpatawag ng mga mahiko at naghandog sa kanya ng mga gayuma, ngunit ang layunin ng kanyang kaluluwa ay hindi tumanggap ng masamang pagnanasa. Kaya't iniligtas siya ng Diyos ng inyong mga ninuno sa lahat ng kasamaan at nakatagong kamatayan. Sapagkat kung ang pakikiapid ay hindi nananaig sa iyong pag-iisip,
si Beliar ay hindi rin magdadaig sa inyo, sapagkat masama ang mga babae, mga anak ko. At dahil wala silang kapangyarihan o lakas sa lalaki, gumagamit sila ng mga panlilinlang sa pamamagitan ng panlabas na pangakit upang maakit nila siya sa kanyang sarili. At siya na hindi nila makukulam sa pamamagitan ng panlabas na mga pangakit, siya ay kanilang dinaig sa pamamagitan ng daya. Sapagkat higit pa rito, hinggil sa kanila, sinabi sa akin ng anghel ng Panginoon at itinuro sa akin na ang mga babae ay dinaig ng espiritu ng pakikiapid ng higit kaysa sa mga lalaki. At sa kanilang puso ay nagbabalak sila laban sa mga lalaki. At sa pamamagitan ng kanilang paggayak ay dinadaya muna nila ang kanilang mga isipan. At sa pamamagitan ng sulyap ng mata ay nagtatanim ng lason. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng nagawang gawa ay dinadala sila nila silang bihag. Sapagkat hindi maaaring pilitin ng babae ng hayag ang lalaki. Ngunit sa kaparaanan ng pukpok ay dinadaya niya siya. Magsitakas nga kayo, mga anak ko, sa pakikiapit at utusan ninyo ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak na babae na huwag nilang palamutihan ang kanilang mga ulo at mga mukha upang dayain ang pag-iisip. Sapagkat ang bawat babae na gumagamit ng mga panlilinlang na ito ay nakalaan para sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat sa gayon ay naakit nila ang mga bantay na nauna sa baha. Sapagkat habang ang mga ito ay patuloy na minamasdan sila, sila ay nagnanasa sa kanila at kanilang naisip ang gawa sa kanilang isipan. Sapagkat binago nila ang kanilang sarili sa anyo ng mga tao at nagpakita sa kanila noong kasama nila ang kanilang mga asawa. At ang mga babae na nagnanasa sa kanilang mga isipan ayon sa kanilang mga anyo ay nagsilang ng mga higante, sapagkat ang mga tagabantay ay nagpakita sa kanila na umaabot hanggang sa langit. Mag-ingat kung gayon sa pakikiapid, at kung nais mong maging dalisay sa isip, bantayan ang iyong mga pandama mula sa bawat babae. At utusan din ang mga babae na huwag makisama sa mga lalaki upang sila rin ay maging dalisay sa pag-iisip. Sapagkat ang palagi ang pagpupulong, bagaman ang masasamang gawa ay hindi ginawa, ay sa kanila'y isang sakit na hindi magagamot at sa atin ay isang pagkawasak ni Beliar at isang walang hanggang kadustaan. Sapagkat sa pakikiapid ay walang pagkaunawa o kabanalan man, at ang lahat ng panilibugho ay nanananahan sa masamang pita nito. Kaya nga kung gayon, sinasabi ko sa inyo, kayo ay maninibugho laban sa mga anak ni Levi at hahanapin na madakila sa kanila, ngunit hindi ninyo magagawa, sapagkat ipaghihiganti sila ng Diyos at kayo'y mamamatay sa pamamagitan ng masamang kamatayan, sapagkat kay Levi ay ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan at si Judah na kasama niya at ako naman at si Dan at si Joseph upang kami maging mga pinuno. Kaya't inuutos ko sa inyo na dinggin si Levi, sapagkat malalaman niya ang kautusan ng Panginoon at magbibigay ng mga ordinansa para sa kahatulan at maghahain para sa buong Israel hanggang sa katapusan ng mga panahon, gaya ng pinahirang mataas na saserdote na siyang sinalita ng Panginoon. Isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng Diyos ng langit na gawin ninyo ang katotohanan sa bawat isa sa kanyang kapwa at pag-ibig sa bawat isa sa kanyang kapatid. At lumapit kayo kay Levi nang may pagpapakumbaba ng puso upang kayo ay makatanggap ng pagpapala mula sa kanyang bibig. Sapagkat pagpapalain niya ang Israel at Juda, sapagkat siya ang pinili ng Panginoon na maging hari sa buong bansa. At yumukod sa harap ng kanyang mga binhi, sapagkat para sa atin ito ay mamamatay sa mga digmaang nakikita at hindi nakikita, at magiging kasama ninyo ang isang walang hanggang hari. At namatay si Reuben na ibinigay ang mga utos na ito sa kanyang mga anak. At inilagay nila siya sa isang kabaong hanggang sa dinala nila siya mula sa Ehipto. At inilibing siya sa Hebron sa yungib na kinaroroonan ng kanyang ama.